Si Yan Lim matagal nang hindi bet ng pamilya ni Kim Chu, how true? Matagal na palang hindi pabor ang pamilya ni Kim Chu dito kay Si Yan Lim. Showbiz Talk PH. How true kaya ang chika na hindi lang pala mga kaibigan ni Kim Chu ang may ayaw kay Si Yan Lim kundi maging ang kanyang pamilya? Ayon sa last episode ng Christy Fair Minute nitong Lunes, December 25, na ibahagi ng kolumnista na maging ang pamilya pala ng kapamilya A-lister ay hindi bet ang kapuso aktor. May source akong nakausap, medyo may kalaliman ang kwento, matagal na palang hindi pabor ang pamilya ni Kim Chu dito kay Si Yan Lim, pagbabahagi ni Christy. Mayroon rin daw na panood si Romel Chica na interview sa actor-director kung saan tinanong siya kung kumusta ang relasyon niya sa pamilya ng dalaga, at halata raw sa mukha nito na hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Maging ang mga taga-suporta raw ni Kim ay ayaw rin kay Sian, dahil nakikita ng mga ito na tila walang plano ang binata sa kanilang future ni Kim. Chika ni Christy, ang mga chikang ayaw na mga kaibigan ni Kim sa aktor ay alam na niya, ngunit na yun lang niya na pag-alamang maging ang pamilya ng dalaga ay tutol sa binata. Matatanda ang nitong Sabado, December 23, tuluyan ang isinapubliko ni Kim na hiwalay na sila ni Sian, 12 years rin ang itinagal ng relasyon ng dalawa bago ito tuluyang nagtapos na yung taon. Wala namang binanggit na iba pang detalye sina Kim at Sian ukol sa kanilang paghihiwalay, at mukhang maayos rin naman ang kanilang paghihiwalay based na rin sa naging palitan nila ng mensahe sa social media noong Sabado. Romel, alam mo, may source akong nakilala. Yeah. Ah, hindi, nakausap. Kilala ko ng matagal na. Nakausap. Medyo may kalaliman yung kwento. Mm. Matagal na palang hindi pabor ang pamilya ni Kim Chu dito kay Si Yan Lim. Ayan. Tapos meron ka pang napanood na interview noon, di ba? Opo, oh. Nanay. Tinanong siya kung kamusta naman sa Kim Lim sa pamilya niya. Alam mo, sagot lang niya, grabe. Parang nakita mo sa itsura niya na, eto na yung kinakatakutan ko. Parang, paano nalaman kaya ito? Ayun, alam mo yung ganun kaagad na muna. Paano yung nalaman niya? Diba? At saka yung mga taga-suporta ni Sian, ni Kim, ayaw din kay Sian. Kasi nga basang-basa raw nila na parang wala naman daw plano itong si Sian para sa kinabukasan nila ni Kim. Parang ang plano lang ni Kian ipakita ang kanyang magaling na pag-arte at ang kanyang husay bilang aktor. Hindi kasama si Kim sa kanyang scheme of things, parang ganon. Kaya walang bumoboto talaga sa kanya. Pero ngayon ko lang nalaman na pati pala ang pamilya ni Kim, hindi pala boto sa kanya kahit noon pa. Ganon pala yon. Kim C naman. December 23, ay nagpahayag na si Kim Chu. Ang kanyang statement ay confirmed niya. The end of a love story, sabi nga niya sa kanyang post, no? Na after some minutes, si Yan Lim naman ang nag-post ng mahaba. Yan. Ayaw talaga pakabog! Pahaba ka ng statement! Oo nga. Siyempre, ang pinaka-gist nung pinaka-summary ng sinabi ni Kim Chu ay nagpapasalamat siya. At parang gusto niyang humingi ng sorry sa mga fans na deserve nila to know the truth. Na yun na nga, wala na sila. At hindi naman daw niya para itapon din yung 12 years, no? Talagang chine-cherish niya yan. At yung kanilang healing process kasi, kumbaga may pinagdaanan pa sila. Kaya medyo natagalan bago ang kanilang pag-amin, ano? Tapos si Yan Lim, ang sabi naman ni si Yan Lim ay ano? Thank you din daw sa 12 years, Nay. Talagang sobrang daw yung respeto at admiration niya kay Kim as a person, as an artist. Yun naman pala eh. Ano nangyari? Eh baka nag-fall out of love. Sinasabi niyang ganun at one point in their life daw, di ba? There was one moment in time na they were one in love. Parang yung isang nabanggit niya doon. Tapos na yung sabi pa niya, like all good things, it must eventually come to an end. Di ba yung iba naman yung hindi nag-e-end? Kasi kinakasal, tapos
till death do they part. Mm-hmm. Ayun. Baka din na justify yung nangyari sa kanila ni Kim. Mm-hmm. Tapos eto pa na, sabi niya, I wish you will find all the happiness and love you are searching for. You deserve nothing but the best. Siya talaga nagsabi niya? Oh. Binasa nga, ayan, o, alam mo, i-misquote pa namin si Yandim. Binasa nga. Kasi tingin kung ganyan ang tono niya, ang dating lang sa akin, parang siya nakipag-split kay Kim Chu. Interpretasyon ko niya. Actually, yan din nasabi ng source ko. Oh, interpretasyon din niya ng source mo. So, interpretasyon. Ako naman yung interpretasyon. Ano, pasok lang yung interpretasyon. Hindi, pero seriously na yun. Parang kasi parang pag sinabi mo na sana mahanap mo yung pag-ibig at saka yung kaligayahan na hinahanap mo. So, ibig sabihin na, hindi natagpuan ni Kim Soo Hyun kasi yan. Kasi hinahanap pa rin niya hanggang ngayon eh. Kasi searching for it. Baka nga gano'n. Ako, interpretasyon ko gano'n din. Pareho mo na ako sa'yo. Gano'n din kay Jex. Kasi kung kilala ko magmahal si Kim Soo, todo talaga. Pati patot pa naman. Tama. Kasi yung buo. Ayaw niya. Diba sinabi nga niya, ayaw niya nung ano, half-half na. Gusto niya buo. Para walang maisumbat sa kanya. Well, ito nga kasi nga. Ngayon, syempre, malaking lesson ito sa both parties. Oh, so, next time, si Kincho siguro, magiging ano na siya, mas matalino. So, bumobo siya kay CNT? Gaga, hindi. I mean, mas tatalino na siya sa pagpili. So, sa pag-entertain ng mga manliligaw. Kasi malaki na yung natutunan niya dito eh. Personal, ano ko kay Kim. Unahin muna ni Kim yung kanyang sarili. Mahalin mo ng bonggang-bongga ang sarili. Kasi yung pagmamahal na ibibigay mo sa iba, kailangan deserving nila yung pagmamahal. Kasi talo ka kung hindi naman maibabalik sa'yo ng the same level din ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila. Kaya mas maganda, pagtuunan ni Kim ang kanyang sarili, lalo na bonggang-bongga ang kanyang karya. Tama. Diba? Mm-hmm. Diyos ko, yun ang narinig ko, no? Ito na naman sa nari. Hindi nga, kasi kaya rin sila nakahiwalay. Eh kasi nga, walang plano si Sian Lin. 12 years na, wala ka pa ding plan. Oo. That's the truth, ha? Wala pang plano si Sian kung ano ba. Ano bang ano natin, next level? Wala pa. Pero si Sian Lim, eh ayan, mukha namang happy si Sian, ano? Mukha naman na yung mutual na ano, na decision nila yun. Kaya at peace sila dun sa decision nila pareho. Although, yun nga, dumaan sila dun sa healing process. Kaya siguro that explains yung mga nakikitang malungkot, nasiyak si Kim, di ba? Importante, yung mutual ang decision niya. Dapat gusto rin niya ng puso. Although medyo nasa healing process pa yan, pero lagi na lang tatandaan ni Kim Chu. Mas ano ko kay Kim Chu? Lagi na lang yung tatandaan. Hindi pa ibinibigay ni Lord yung tama para sa kanya. Showbiz Talk to Each.